have conquered death and unlocked for us the path to eternity. Grant, we pray, that we who keep solemnity of the Lord's resurrection may, through the renewal brought by your Spirit, rise up in the light of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak and said, "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible. Not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that is the one appointed by God as judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name." The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
Corinthians. Brothers and sisters, do you not know that a little yeast leavens all the dough? Clear out the old yeast, so that you may become a fresh batch of dough. Eat as much as you are unleavened. For our Paschal Lamb, Christ has been crucified. Therefore, let us celebrate the feast, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Deo gracias, aleluya.
Pinanagkulang ay walang kalulunguan kung si Kristo ay hindi muli nabuhay. Ito yung sentro ng ating pananampalataya na binibigyan ko lang ngayon ng pagpapahalaga para po sa araw na ito. Ang katulad ng pagpapahalaga ko namin sa araw na ito ay salamat sa Diyos. Marami tayong dapat may pagpasalamat. Marami tayong dapat may pagpasalamat. At isa po ito ang pagpasalamat na nangyari. Pagkapalain ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng muling pag-abuhay ng aming Panginoon sa Kristo na buksan ang laki. So, isang kahilang biyaya na ipinagawa sa atin, tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Marami pa ang inusok. Ilang sa ito na isang biyaya na may hindi namin magagawa. Kasi nga, sabi nga natin, paanyaya mo po, kanabihin ko ang puro sa hihigyan ng kanyang pagkabuhay dun sa nakasimbang ng pagpapasabas na kapo at na kandila sinindihan namin ang Paschal Candle yung kandila ng Paskwa. Pag sinabi namin kandila ng Paskwa ang paghihirap, pagkamatay at kanyang pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo na siyang magbigay ng taglao sa aming pag-ilos naman sa dating na ito. Yes, ito sa mga namin na tabi namin, we have encountered the risen Christ sa ating mga daliday. Ginanugan ang isa ng mga namin na nakatagpuro na natin si Kristo. Hindi lang basta si Kristo. Kasi baka nakatagpuro na mga namin ang Kristo ang isinilang sa sama. O baka yung Kristo na wala sa templo ng Jerusalem. O baka yung Kristo na kung saan ay binigyan ng katarusahan ng kamatayan ni Poncio Pilato. O yung Kristo na kung saan ay hinagupit ng maawal ng Romano. O ang Kristo na kapakot sa krus. Well, ito'y parating ng buhay ko. Pero sabi na natin, ay makapamula, hindi namin natagpuan ang Kristo muli na buhay. Kasi maaaraw kasi si Kristo, doon lang tayo napako sa kanyang pagkamatay. Hindi na namin nakita yung kanyang muli na pagkatuhan. So alam ko yung pagkakahal yung pagkakulito, isang pagpapako ng estado ng kaisipan. State of mind. Ano bang estado ng aming kaisipan? Ano bang yung binibigyan natin ng bilhin sa aming Panginoon? Dahil dapat sasalamunin natin ang mga pangyayari sa buhay natin sa pamamagitan ng kasalamunin ng Kristo muli na buhay. We have to see things and the experiences of life through the lenses of the resurrected Christ. So, tapos ko ako ano kung medyo? Tapos tayo magkikwento. Tapos tayo magkikwento ng aming buhay. Baka mamaya, ang haba ng lukaligyan natin ng ating panihirap. Nasa perspective ba tayo ng Kristo na kapatid sa Diyos? Yun ba? Kasi bakit? Ang haba ng ating sorrowful mysteries. Sabi nga namin sa pagdarasal natin ng Santo Rosario. Isa lang ang sorrowful mysteries. Tatlo pa ang ginamit na mapansin. Ano yun? Joyful, mysteries of life, and the glorious mystery. Kaya dapat po, kung ating pag-iwa sa ating buhay,
Isang kapigatian, tatlong kalibayan. Ang dapat na makikita natin. Pero kung isa na nakasalan sa mga namin ginagawa, tatlong kapigatian, isa lamang kalibayan. Yan ang kapalit, babaguhin natin ang estado ng ating pag-usin. Babaguhin natin ang estado ng ating pag-usin. Kinakailangan ko, babaguhin ko natin. Hallelujah!
pagsisihan, no? Bilang bahagi po ng ating renewal of baptismal vows. So, po ginagawa namin every year during the Easter season. Dear brethren, during the Paschal mysteries, you have been buried with Christ in baptism, so that we may walk with Him in newness of life. And so now that our letter of service is concluded, let us renew the promises of holy baptism by which we have. So, I ask you, do you renounce Satan? I do. And all his works? I do. And all his enemies? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered
Kaya po kami na niwala tayo ng penitential rite. Ito yung aking bahagi ng ating penitential rite sa aking renewal of baptismal vows. Christ is the Lord of life. Raise up by the Father in turn, He will raise us up by His power. Let us address our petition to the Heavenly Father as we pray. Father, we beseech you, hear us. Father, we beseech you, hear us. Let the church proclaim with all courage Jesus' victory in the world living in sin. Agony and fear, we pray. Father, we beseech you, hear us. The church and government leaders die for your personal interest so that they can serve your chosen people faithfully. We pray. Father, we beseech you, hear us. That all the baptized die for their sins and live up to their dignity as children of God. We pray. Father, that there be new hope and life for our nation through the hands of capable and principled leaders, we pray. Father, we beseech you, hear us. That the faithful departed shall hear in Christ's glorious resurrection, we pray. Father, we beseech you, hear us. Father, the Son, to conquer the power of death, let our celebration today raise us up and renew our lives. Through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Please all be seated.
Pray, brethren, our sacrifice to be acceptable to God, our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Exultant with paschal gladness, O Lord, we offer the sacrifice with which your church is one to see, be born and nourished. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. This should be right and just, our duty and our salvation always and ever. To give you at all times, so pray, O Lord. But on this day of our Lord, now we get more gloriously when Christ will pass over us in sacrifice. For He is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, He has destroyed our death, and by rising, He restored our life. Therefore, exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Blessed and broken, give me Jesus.
In a similar way, taking the chalice filled with the fruit of the vine, he gave thanks. He gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Thank you.
and save from all distress. As we await the blessing of the coming of our Savior, Jesus Christ. Will live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord.